Hello guys! Maligayang pagbabalik sa ating video ng Palmistry. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang sukat ng palad mo at ang kahulugan nito. Maraming palatandaan sa ating kamay ang nagdadala sa tao para siya ay maging isang successful sa kanyang karera, pera at katanyagan. Kaya dapat mo itong panoorin. Hello guys! Welcome back sa ating channel, ang channel na kung saan ay marami kang matututunan ng aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito, mahilig ka sa ganitong video, paklik na lang ang subscribe button at pakiturn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa new upload videos ko. Nag-a-upload ako ng video, isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Anong klase ng kamay ang mabuti? Malaki ba o maliit? Nasasabi na ang malaking kamay ay nakakakuha ng kahoy, habang ang maliit naman ay nakakakuha ng ginto. May kasabihan na nagpapahiwatig sa mga taong merong maliit na kamay ang mas mabuti kaysa sa malaking kamay. Walang saktong basihan o standard para husgahan ang sukat ng kamay, nakatulad ng payat at matabang kamay, dahil nga ang sukat ng kamay ay dumedepende sa iyong taas. Ang sukat ng kamay ng isang tao ay maipagkukumpara kung ang taas nila ay magkapareho at sa pareho ng posisyon para ito ay maging sakto or accurate sa pagkukumpara. Ano ang kahulugan ng malaking kamay? Ang kahulugan ng malaking kamay, ang taong merong maliit na katawan pero malaki ang kamay ay kadalasang magastos sa pera. Nasasaad sa tradisyonal na kulturang Incheck na ang taong merong malaking kamay ay mahiling magasta ng pera ng sobra, at wala silang pakialam sa kanilang ginagastos. Sa kasabihang Incheck, ang malaking kamay at paa ay magastos ng sobra, at ito ay napatunayan na rin. Nakadalasang gumagastos ng malaki pa sa kanilang mga income, at kadalasang gumagastos ng walang pakundangan, kung ano ang kahihinatnan, na sinasabi sa panahon ngayon na moonlight or one day millionaire kung gumastos. Na merong kasabihan na ang malaking kamay ay nakakakuha ng damo, at ang maliit naman na kamay ay ang kayamanan. Kung pagkumparahin naman natin sa katawan, ang taong merong malaking kamay ay matalas ang isip at matalino. Ikaw ay hindi kumikilos ng walang mabuting plano, at inaalam mo na ang gagawin, na merong matibay na analytical skills. Ikaw ay konserbatibo at hindi materialistic. At kung ikaw naman ay babae, ikaw ay batang mag-isip sa pag-handle ng mga interpersonal relationships. Ano nga ba ang kahulugan sa maliit na kamay? Ang kahulugan ng maliit ang kamay. Ang taong merong malaking katawan pero may maliit na kamay ay kadalasang mahirap. Sa kabaliktaran, ang taong merong malaking katawan pero may maliit na kamay ay makitid ang utak at kuripot. Ikumpara naman natin ang maliit na katawan. Ang taong merong maliit na kamay ay mabilis mag-isip, marunong makisama, magaling magdesisyon, mapusok at walang kinatatakutan. Ikaw ay matapang, malawak ang pag-iisip, at mahilig magdesisyon sa trabaho o magaling magpasya. Kung ang babaeng merong maliit na kamay, ang babaeng merong maliit na kamay ay hindi mabuti sa pananahi at pagluluto.
ang mga ito ay hindi nababagay sa may sistema ng paggawa na mayroong kaugnayan sa production at foreign relations. Sa mga lalaki naman na mayroong maliit na kamay, ang mga lalaking mayroong maliit na kamay at pantay ang hugis ay magiging mayaman. Ang kamay na medyo pula ay simbolo ng magandang kapalaran. At mayroong kasabihan na ang maliit na kamay ay madalas yumaman. Hindi naman ibig sabihin na siya ay magiging mayaman agad ng direkta. Ito ay base sa iyong pag-ipon at hindi paggasta o paggastos. Na sure naman na ikaw ay yayaman sa future. Ang lalaki naman na mayroong maliit na kamay at maliit na sinasabing walang advantage. Kung ikaw naman ay nabubuhay sa iyong katawan na mayroong kakayahan sa lipunan, kailangan mo rin namang gamitin ang iyong pag-iisip at lumaban gamit ang iyong pagiging malikhain. Kaya kung ikaw ay mayroong maliit na kamay, ikaw rin ay yayaman. Ang kahulugan, kung ang kamay naman ay medium, ang sukat o tama lang ang laki. Ang taong merong maayos na sukat ng kamay ay marunong at magaling sa mga gawaing lipunan. Kung ikaw ay rasyonal at mapagparaya, ikaw ay magiging successful kapag nalaman mo kung saan ka mas nakakabuti. Kung ang iyong kamay ay elastic at solid, ikaw ay magkakaroon ng masaganang hinaharap. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, eh paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, eh pakibigyan naman ng thumbs like at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless. Thanks for watching and goodbye.